Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Ishang Lucas. Sa video natin ngayon, nabasa nyo na sa title, magre-review na naman tayo ng isang slimming supplement or slimming juice dito sa ating channel. Yun ay walang iba kundi ang 12-in-1 Splendid Detox. Kung gusto nyo malaman yung aking honest review about this product, please keep on watching. Disclaimer lang mga friend, itong product na to ay pinadala sa akin ng Splendid Detox, pero asahan nyo na magiging honest yung aking review about this product. At isa pang disclaimer, kung ano man yung hindi naging effective sa akin ay maaaring maging effective sa inyo. So itong review na to ay base lamang sa aking personal experience about this product. At kung ano man yung masasabi ko, kung mayroon man ako negative na masasabi, yun ay tungkol mismo sa product at hindi para mismo siraan yung brand. At para sa brand naman na nanonood, kung may masasabi man ako na dapat i-improve sa inyong product, nawa ay tanggapin nyo ng maluwag para din sa ikabubuti ng inyong produkto. So, ang una nating pag-uusapan ay yung packaging ng Splendid Detox. Sabi dito, ito ay 12-in-1 Splendid Detox Slimming and Whitening Juice. Kung makikita nyo yung packaging niya, maganda naman siya. Yan. Pinag-effortan. Yan, makikita nyo din dito sa likod yung 12 na ingredients niya na sinasabi nila. Tapos, makikita nyo dito yung kanyang claims. Tapos sa kabila yung benefits. Pag bukas nyo nung box, meron siya ditong seal. Ayan. Pag binuksan nyo siya, may kita nyo na yung mga pakete sa loob. Hindi ko talaga tinatapon yung mga pakete na mga nire-review kong slimming juice. Katunayan na na inuubos ko sila at iniinom ko talaga sila. So, naubos ko na yung 10 pakete nila. Kasi isang box, meron siyang 10 sachets. At kada sachet, meron siyang 21 grams. So, yung sachet nila, ito lang talaga din yung napansin ko. Kumpara sa ibang na-review ko na, yung sachet nila, napaka plain lang na foil. Walang sulat, walang kung ano. Basta foil lang. So, kung mahihiwalay siguro to sa box niya, hindi mo siguro ma-identify, ano ba ito? Nasa foil na ito. Sana medyo mag-effort sila na maglagay kahit yung logo lang nila or yung brand name nila, ilagay nila sana dito. Tapos, yung napansin ko din sa box pala nila, napansin din to ng mama ko kasi siya yung tumanggap nito sa Pilipinas nung nagpa-review sila sa akin. Matagal na kasi to sa akin. Ngayon ko lang nagawa ng review kasi, di ba, nito mga nakaraang buwan, nagre-review ako ng iba't ibang slimming juice. So, pending-pending yung mga video na ginagawang ko ng ganito, yung mga ganitong klase ng product. Ako po kasi hindi ako nagre-review ng hindi ko nasusubukan yung product at hindi ako sigurado sa sasabihin ko. At once na sumubok ako ng isang box ng slimming juice, kailangan meron akong pahinga. So, for example, this month, nag-try ako nito. Kailangan pahinga muna ako next month. At sa susunod na buwan ay dun pa lang ako ulit magta-try. Kaya nagtatagal, lalo na kapag ganito. Kaya nga lately, hindi na ako tumatanggap masyado ng mga brand na gusto magpa-review. Lalo na kung pare-pareho ng mga nakaraan ko ng review. Kasi sinasabi ko talaga na sobrang matatagalan. Kung bakit ganun yung ginagawa ko. Kasi kung napanood nyo na yung review ko sa Bigger Lighty, na ipaliwanag ko doon na once yung katawan natin ay masanay sa mga laxative, aminin na natin, itong mga slimming juice na ito, yung mga slimming coffee na yan, yan ay isang uri ng laxative. At once na masanay yung ating katawan sa laxative, magiging dependent na doon yung ating katawan. Once na hindi ka na uminom, hindi ka na mapupupo. Ako kasi meron akong constipation, kaya para nagkaroon ako ng interest na mag-try ng ganito. At saka nung pagtapos ko mga laki talaga ng bilbil ko. Yun, para insecurity ko din yung bilbil ko, kaya ako nagtitake ng mga ganito at nagtatry. At yun din, syempre bilang isang beauty vlogger, nagtatry ako ng ganito para sa mga, kung sakaling may nanonood na gusto mag-try ng ganitong product, may mapapanood sila mga honest review. So yun yung dahilan kung bakit ako natagalan mag-upload dito. So, hanggang ngayon, hindi pa din ako tumatanggap ng ibang pa-review hanggat hindi ko natatapos yung mga pending ko dito. So, yun, ang napansin ko pala dito, tulad nga nung sinasabi ko kanina, nawala na tayo, na layo na tayo. Ang sabi ng mama ko, bakit ganun? Wala man lang silang company information. And true, kahit saan kayo tumingin dito sa box, walang nakasulat na company information. Kung matagal na kayo nanonood dito sa channel ko, alam nyo na matingin ako sa ganyan, sa mga packaging ng brands, sa mga packaging ng product na nire-review ko. Kasi
na-appreciate ko kapag ang isang local brand ay naglalagay ng kanilang company information. Malaki pa naman yung space sa box. Sana isingit nila kahit itaas nila konti yung font. Nangailan pa ako talaga sa ano nila, no, sa pinaka-design ng box. Pero sana ilagay nila yung company information nila. I think nasa batas din naman yan, lalo na sa mga brands na kailangan ilagay nila yung company information para kung sakali naman, ano, hindi ko naman sinasabi magkakaproblema. Kung sakali magkaroon ng problema, alam ng tao kung sino yung lalapitan nila. Hindi lang nila sisisihin yung seller na nagbebenta, kundi alam nila kung saan sila magtutungo, di ba? Pero ang ganda naman dito sa box nila kasi nakasulat naman yung manufacturing date, expiration date, yung benefits, yung direction kung paano siya iinumin, yun lang talaga yung company information. So, tapos na tayo sa packaging at ngayon pag-usapan na natin yung pag-try ko sa kanya. Sa totoo lang, itong product na to, kung napanood nyo na yung video ko about Tokoma, yung aking review doon, napaka-pareho lang nila, sa totoo lang. Wala silang pinagkaiba. Alam nyo lang yung pinagkaiba nila. Yung Tokoma ay mas mahal. Nasa 700 pesos ba yun? Tapos, pito lang yung laman niya. Wherein ito, nasa 10 sachet siya. Tapos, siguro nasa 300 yung presyo niya. 250. Hindi ko sure. 250 to 350 siguro yung range nito. Kasi tulad nga sabi ko sa inyo kanina, pinadala lamang ito sa akin. So, sa totoo lang, kung napanood yun na yung Tokoma review ko, wala silang pinagkaiba. Ganun na ganun sila. Ang maganda lang dito sa Splendid, mas makakatipid ka. Kasi, yung sa pagtimpla pa lang, sa lasa pa lang, parehong-pareho lang sila yung tipong may umaangat-angat na kulay green, tapos lasang lemon yung kanyang flavor, iced tea lemon ba yung flavor na yon, medyo maasim-asim, pareho lang sila halos, tapos pareho lang sila ng effect sa akin. Ito, first inom ko nito dahil nga constipated ako. Unang araw talaga, hilab talaga yung tiyan ko, mga friend. Tipong natutulog pa lang ako mga alas 3 na, kung uminom ako ng alas 9, alas 3 na madaling araw, after 6 hours, naku, humihilab na yung tiyan ko, napupuyat ako sa kakapupo. Yun yung first day, hanggang second day ganun. Third day, ayan na, parang regular na, na parang normal na pagtain, pagkising ko sa umaga, doon pa lang ako mapupupo hanggang matapos ko yung 10th day. Pansin ko lang nung mga bandang 10th day na, pakunti na lang ng pakunti yung aking mga pinupupo o yung aking nilalabas. Hindi tulad nung mga first day na talagang halos buo talaga, halos kulang na lang, bituka mo yung lumabas. Pero term lang yun. Halos lahat talaga labas. Pero alam niyo yung feeling na kapag ang dami kong pinupupo, yung tipo pag constipated ka, ang sarap sa pakiramdam. Ang gaan sa pakiramdam na feeling na mo, ang luwag-luwag ng tiyan mo, na parang wala kang bilbil, na parang ang liit-liit ng tiyan mo. Ganun yung feeling. Ang sarap sa pakiramdam, magaan sa pakiramdam, lalo na kung katulad nyo ako nag-experience ng constipation. Ang sarap sa pakiramdam. Yun lang, mga bandang 4th day hanggang 10th day, parang normal lang na everyday napupupo na ako, ganyan. Pero after 10 days, wala na ulit, balik na naman ako sa pagiging constipated. Same dun sa Tokoma, same dun sa mga na ibang na review ko na pareho lang sila na kapag umiinom ka, mapupupo ka, kapag huminto ka, wala na, constipated ka na ulit. Pare-pareho lang sila ng effect. At yung napansin ko pala dito sa Splendid Detox, kapag iniinom ko siya, tinikman to ng mama ko eh, nung unang inom ko. Napansin niya na matamis siya. Tapos ito yung baso na pag tinitimplahan ko nito. Hindi ko naman siya pinupuno, pero pag nasa bandang dulo na ako, tama yung mama ko na matamis siya. Kasi pag bandang dulo na, nakikita ko may sugar siya. Wala naman siyang kiniklaim dito na no sugar. Pero yun, nakikita ko no sugar siya. Sana i-improve nila yung sugar. Imbis na sugar, sana stevia, kasi wala naman din silang stevia na sinabi dito, para mas swak sa mga nagda-diet. Tapos, sana ilesin nila yung matamis, kasi sobrang tamis naman. Carry naman kung babawasan nila yung tamis, kasi slimming juice naman ito. Tapos, yung about sa whitening niya, wala akong masyado napansin. Tapos, yung about naman sa bilbil ko, nung first day, nagsukat ako, nagpa-picture pa ako kay mama. Tapos, nung pagdating nung natapos ko na siyang inumin, nagsukat pa din ako, pero wala naman masyadong pinagbago. So, siguro ko ang concern nyo ay yung bilbil nyo. Mas effective siguro ito na inumin nyo kung nag-e-exercise kayo, tapos meron kayong proper diet.
Pero kung siya lang yung aasahan nyo, medyo malabo, hindi sapat yung isang box para makita nyo yung effect. At kung sa constipation lang, okay na siya. Kunyari, this week, twice kang uminom this week para lang magkaroon ka ng bowel evacuation. Pero kasi hindi ko, ako din personally, kahit nagre-review ko ng mga ganito, hindi ko talaga mare-recommend na araw-arawin nyo na sa loob ng ilang buwan, ilang taon. Kasi may nabasa na din ako niyan na nagkaroon din siya ng problema sa pag-inom ng mga laxative na naging dependent kayong katawan niya. At hindi ko naman kayo dinidiscourage. Ako, umiinom pa din ako. Actually, meron pa ako mga ilang ire-review dito. Dalawang box pa ito na ire-review ko. Abangan nyo kasi baka gusto nyo din itong itry. At gusto ko pa din mag-try, pero kailangan maging responsible din tayo. Moderately, kumbaga sa inom, drink moderately. Kasi kapag inabuso natin yung mga ganitong product, hindi din natin malalaman yung talagang ano niya. Yung, kumbaga, dun lang natin malalaman na hindi talaga pwedeng inaabuso natin lahat. Lahat ng sobra, bawal. So, yun lang. Ako, nagre-review ako ng mga ganito, pero nagpapahinga din ako. Kung tipon niyo ako na may constipation, effective siya. Kung ang worry nyo naman, yung fats nyo, kailangan with proper diet and exercise. So, yun lang yung aking review para dito sa Splendid Detox. Pero ano, worth trying naman siya. Depende naman din yan sa katawan nyo. At kung gusto nyo itry, hindi ko kayo pinipigilan. Ito yung aking review para maging basihan nyo. At kung gusto nyo itry, gusto nyo pa ding, ano, kasi iba-iba din tayo ng katawan, ilalagay ko yung kanilang Facebook kung kanino kayo pwede maka-order nito sa description box below. At yun, sana makatulong itong review sa inyo. Please like ko na enjoy nyo. Comment down below kung meron na ba kayong mga na-experience na ganito. May na-try na ba kayong ibang brand na slimming juice? Ano yung naging experience nyo sa kanila? And guys, please subscribe to my channel at huwag nyo na din kalimutan na i-click yung bell button sa tabi nun para ma-notify kayo every time na nag-upload ako. Yun lang. See you on my next one. Bye!